Pagtuunan naman natin ng pansin ngayon ang mga ibang mga bato na hindi common sa atin. Kasi sa inyo, nasanay na kayo ng mga discussions natin about amethyst, rose quartz, yung mga ganyan mga bagay. Now this time, let's take things to a higher notch na, no? So, papakita ko sa inyo paano ako nagsustore ng aking mga, sabihin yung collectibles. So, meron tayong lalagyan. Ayan po. So, maganda po ang lalagyan natin. Marami po yan nabibili sa medapitan. Maganda po, mas mura pa. And then, meron tayong mga hati-hati. So, ginagawa ko po, nialigyan ko na lang ng mga boxes at dun ko sinusulatan. Let's start with mga kakaiba. Okay. So, saan tayo pamula doon? Okay. Ito po ang shungite. So, this is shungite from Russia. Shunga, Russia. Ayan po, no? Para saan po ang shungite from Russia? This is actually healing and protection. No? It can be used for boosting your energy and immune system. Tapos, pinoprotect din po tayo sa harmful EMFs. No? So, madami po ang aking shungite. Yan. Pwede po yan ilagay. Halimbawa, kayo po ay nagko-computer sa harapan ninyo, pwede nyo ilagay yan. No? So, ang iba po ay meron po akong pinuntahan dyan sa Gem and Mineral Show. Natural Elite Shungite Stones. Ayan, nababasa naman ninyo. Sabi, ito ay said that the shungite placed into water enriched it with fullerenes. Yan, fullerenes, antioxidant. So, rinse shungite without soap and under running water. Tapos, ni-recommend nila 3.5 black shungite with 1/2 elite shungite stones in water. So, ito, this is the elite, tapos may isa pang klase, yung ordinaryo, ilalagay daw yan sa tubig, no? Kasi ito daw ay 4 days and up to a week before starting a fresh batch. So, kailangan isang linggo bago nyo ito pwedeng inumin as we drink it down all day long with no detox reactions, no? So, these are called elixirs, no? Yung paggawa ng mga... Ayan. So, ayan po ang itsura ng shungite. Elite shungite stone. Bakit po elite? It means puro po. Ayan. Puro. Puro. Ang, compare dito, iba po to. Ito yung makintab. Ito po siya. From its raw form. It comes from Shunga, Russia. So, ang iba naman po, it's believed to be purified. Yung kanilang water, yun daw kaya nila nilalagay. So, wala, hindi mo na kailangan additional purification, lalagay lang to sa tubig. But you see, eto po, that's the shungite. It can be very expensive, this one. No? So, yan po ang ating shungite from Russia. So, another is the acestulite. This is another form. Yan po, acestulite. Yan, nakita nyo. Maganda, no? Yan, ang ganda-ganda po, di ba? Yan, nakita nyo. So, it is like clear quartz then, no? It's another form of clear quartz. It helps in the development of the third eye, no? Makes you work also with other dimensions. So, hindi ito pang ordinaryong araw-araw. Baka kayo lumulutang lagi. Hindi rin ito kailangan ng cleansing, no? So, it also resonates with yung vibrations ng earth. So, makaka-experience ka ng mga out-of-this-body experiences. Ayan po, ayan. Ayan ang acestulite. So, ang ganda po, di ba? Ganda. Maganda. So, it's just like quartz, no? It's just another form of quartz. And then, we have smoky quartz po. Ito galing US to. So, it's just ordinary smoky quartz. But this one is special. This is the Tibetan quartz, no? Nakalagay lang po sa cage, pero... Kaya po Tibetan quartz. Actually, I got this from a Tibetan monk doon po sa ating Gem and Mineral Show. How many years ago? About 3 years ago, 4 years ago. So, meron siya inclusions. Ang inclusions, ibig sabihin, meron pong laman sa loob. Ayan po. Yan ang trait ng Tibetan quartz. So, the Tibetan quartz is from Tibet, obviously, and Nepal. No? 16,000, it's mined 16,000 feet above sea level. Tapos, nagpo-provide ito ng protection and purification. So, perfect ito for cleansing, sanctifying, or healing a meditation room, no? So, madalas po yan, pag kailangan ng meditation, binibit-bit ko po ito para maka-attune ka, no? Iba, hinahawakan sa dulo at dulo kasi double terminator ito. So, dulo at dulo habang nagme-meditate. Okay.
Now, another kakaiba and very nice stone, which is one of my favorites, is this is the charoite. Iba charoite, ito charoite, the charoite. Look at the color. It's violet. Ayan po, meron tayong tinge of parang pink. This helps you become more grounded at saka to help you other people at saka napakalakas po against psychic attacks. Charoite. Ayan. Ayan, naintindihan na ninyo. Ayan yung mga favorite stones ko na tinatago ko. Another is the red fire agate. Ito po, tinitimbang po ang red fire agate from Mexico. So, ayan po. So, it's kinda reddish orange. Now, ito po yung mga nabibili kong tinitimbang. Tinimbang po yan. Tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi, yan po. So, it's reddish. No? Meron pang iba-iba. Meron talagang merong fiery red. Ganyan. So, ito yung naiwan sa akin. Yan, yung red fire agate. This is known to create a powerful shield against your around your body and against people na may pangit na intention sa inyo. So, kung may psychic attack, maganda po merong red fire agate. No? It also sends the negative energy back to the sender. So, pagpapasok sa inyo, babalik agad sa kanila. Okay, so yan ang effect ka ng red fire agate. Okay, ano pa ba ang ating i-discuss? Ito, bronzite. This bronzite is also a back to sender stone. Na-discover ko ito. Ayan, no, brown siya. Na-discover ko ito sa Amerika. Nung lumapit sa akin isang minero at in-explain niya sa akin ano ang bronzite. And for 4 years, I worked on a perfect combination of all the stones. No? Sa ongoing, binapa-register ko na at least may trademark para hindi magaya. So, kasi pinag-aralan ko po kung ano yung tamang kombinasyon. So, sana po, pag wala na yung ating problema, ay makakalabas na yung aking parang TM sa ano na yon, sa kombinasyon na yon. So, bronzite is a back to center stone. We have here celestite. This is a nice stone to work on, a very gentle stone. Napakita ko na ito sa inyo, ito ay brittle stone, no? Kasi, ayan po, nagpupuspos kasi geode po yan, nakakaano sa loob. Beneficial ito sa healing and sa sarili mo yung emotions and also contacting your angels. So, it has a soft blue, actually grayish blue, and it will aid you in having nice dreams. Pag ito katabi mo at saka ang amethyst, maganda ang inyong mga dreams. So, ito po siya. Yung tumbled stone. No? Ayan na yung tsura niya. Ito naman yung raw. Okay. I like working with raw stones. No? Bakit po? Kasi mas ano po siya. Mas virgin yung ating mga energies. This is a popolite. It helps you. It's another form of quartz, but it helps you with your stress, worry, and anxiety. Kakaiba ko kasi siya sa loob po, meron po siyang mga gitla-gitla. Ayun ang apopilite. Okay? Para siyang pyramid. Kaya lang natapyas dito. Pyramid. Pero actually, ang dami po niya mga hibla-hibla sa loob. Ayan, makikita niyo, papakita ko sa inyo. Ayan. May mga hibla-hibla sa loob. Actually, ayan po, ayan po. It is more of, hindi po siya itim-itim, pero it's more of yung texture sa loob. So, it helps you with your negative thought patterns, no? Hindi yan na, wala, bihira po makahanap tayo na apopilite na bracelet, kundi mga ganyan lang stones. Connecting with the angels, then yan din ang trabaho niya. So, it is to open also your third eye, help you open your third eye. Yan. Ito, paborito ko. And hindi ito nawawala sa mga bracelet ko. This is the Mystic Merlinite or the Indigo Gabbro, tawag dyan. The Mystic Merlinite is a magical stone. Pag gumagawa kayo ng mga magic spells ninyo, yung iba, yan ang ginagamit. So, this is a magical stone that helps you open your third eye more. No? It opens your clairvoyance, clairaudience, clairsentience, and prophetic vision. So, nakakatulong siya rin magtingin ng past lives natin. And ability to talk to spirits and also plants, animals, mga ganyan. So, malalim din itong merlinite na ito. So, hindi yan nawawala sa aking bracelet. So, what else do we have here? Okay. We have the lepidolite. Ito yung malaking klaseng lepidolite.
It's very ano ah, magaan lang pong klaseng stone 'yan, no. Actually, marami pong bracelets ng ganito. It helps you with depression. Okay? It's a very calming stone. In fact, when you are angry, pwede niyo hawakan eh. Kasi, well, ito yung mas pure form, no? So, when you're angry, it tends to dissipate the anger. Yan. So, pero it also helps in depression. Kaya maganda pong mga hawak-hawak yan. Again, we have also lapis lazuli. This is the lapis lazuli. Ganda po, no? Ganda na lapis lazuli. It's blue. Ganda ng pagka-blue. Yeah. These are the ones from the Brazil. Kaya yan po, chine-cherish ko. Kapag meron magandang pieces, tinatabi ko na po para sa sarili ko. Although these are pebbles, it helps in the development of the third eye talaga. Okay, it's different from... ang difference po nito sa soda light, ito po merong gold, goldish, silver gold na mga streaks. Yan. Ang soda light po, wala. Okay. So, what else do we have? I don't know if you have seen this. This is common, snowflake obsidian. Oh, this is not so common. The specular hematite. Specular hematite. It's different kasi this is hematite, pero po, maraming specks. Kaya, specular hematite. Ayan. So, ayan. Nakikita ang specular hematite. So, what else do I have here? I have this. This is rare also. This is called silver topaz. So, pag inaano nyo siya, nakikita nyo parang salamin na merong silver sa loob. Yan. Ano pa ba ang meron tayo? Parang nakikita na ninyo. Oh, I have raw topaz. Yan. Nakakuha na. Yan. Ayan po ang raw topaz. Para sa mga hindi ano. Yan po, mahilig ako mag-collect ng mga specimen. Yan. So, tipasin ninyo. Ayan. This is raw topaz. Yan. So, ganyan pala yung topaz, ano, nagja-jut out. Yan, hanggang sa maging clear siya, tapos yun nga, yan ang magiging topaz niya. Yan, ang raw topaz. So, masyado na mahal po kasi kapag, ano, kapag sabihin nyo ng jewelry gem grade. Ito naman, ang tawag dito, infinite stone. This is for pain. So, pag may masakit sa inyo, hawakan nyo lang, or lagay nyo sa part na, ano, that is believed to be helpful for pain. Okay, maraming klaseng moonstone po. Ito, this is the regular white moonstone. White moonstone, pebble form. And this is the rare coffee moonstone. Yan. Rare po, because of the color. Coffee moonstone tawag dyan. Yan. Okay. So here, I have naman the emerald. So this is the emerald. Ayan po, oh, dito actually, kung makikita lang sana, very closely, ewan ko kung nakikita ninyo, ayan. Ayan na yung emerald niya, oh, kulay green. Nandun na, nagpo-form. Kaya lang, ayan siya. Siyempre, namina na nila ito, ayan. Ito yung mas magandang emerald. Ito, maliit na to. Ganyan lang po yan, kaliit. Ayan. So, meron na siyang green. Ayun, oh, nandun na yung green. Nag-uumpisa na yung green dyan. So, that is an emerald. So, tinatago-tago natin yan. Marami pa po akong koleksyon, maya-maya. Ito, Baltic Amber. Yan. Polish. Baltic Amber. Ganda pong klase. Yun, kitang-kita may insect. May insect pa po sa loob. Totoo pong amber yan. And then, we have, this is not common. This looks like garnet natin, pero it's a dravite. Ayan, dravite. So, yan. Nakalabel po ang aking mga stones. And of course, you have the black tourmaline. Yan. Ito with mica. Yan ang common. And what else do we have? Iolite. We have iolite here. This is iolite. Yan. This is iolite. Yan. Yan. That is iolite. And black obsidian. Of course, I think you have seen this. I've shown this. This is good for negativity. Yan. And I think that's about it. Ordinary. Okay. So, ito, another charoite. Ganda. Ito, mas maganda yung kulay. Yan. It's really violet. Actually, hindi ko napapakita sa inyo. Medyo mahal. Kasi yung mas magandang klase. And then, of course, I have here the kyanite. Meron na kayong nakita in the past na kyanite. This is a very invaluable para sa akin. This is good to always have, no? Kyanite. And of course, selenite, no? Yan. Alam niyo, huwag kayong magtitipid pag ano, makahanap kayo ng selenite.
I think, I don't know if Shop Soulfully has, sila nagmamarket ng aking mga bato. So, meron pa siguro yan doon. Stone of Understanding nga si Charoit. Yan. Okay. This is Aragonite. This is a heart Aragonite. Now, this is a very nice stone. Yan. Tingnan nyo maigi. Kaganda-ganda. Ano po? This is Ocean Jasper. It has the colors of the ocean. Pati din po ito. Pati itsura nyo. Kunwari, sand. Yan. That is still Ocean Jasper. Yan. So, this is red agate naman. If you notice, ang ganda-ganda ng kanyang mga patterns, mga swirls. This is red agate. So, we have here the chrysocolla. Ayan. Ayan. Maliit siya, pero ano, marami po po ako niyan. And, this is copper. Raw copper. Ayan po. Minsan po, bit-bit ko yan, nilalagay ko. Pero copper coin po ang bit-bit ko. This is also panangga. Di ba sabi nga nila yung panangga sa mga aswang, mga multo. Yan, minsan sabi. Okay. Okay, this is labradorite. Okay. And, of course, this is a little bit expensive. This is the real moldavite. Marami pong may moldavite, pero hindi po totoo ito po. Yan. This is the real. Yan lang po. Mahal yan. So, I am privileged to have seen the real moldavites. Marami po nanggagaling sa China. Pero iba po. Masyadong green na green. This is the real one. Kasi, just the Gem and Mineral Show, there's only one moldavite seller na authenticated. And they show the Moldavali pictures. Paano yan nakukuha. In fact po, ang contrary to what people think, wala na po kasi moldavite, kakaunti na yan. Kasi hindi naman po patuloy na minamanufacture nangyayari kasi isang beses lang bumagsak ang malaking meteorite sa Moldavali. This is orange calcite. And this one, this is kinda expensive. This is a Costa Rican pink opal. This is a collector's piece. Hindi ko na po kayang bilhin yung mas malaki, pero basta as long as may pink, kinokolek ko, okay na ako dyan. Yan. So, yan po ang mga iba kong mga nakatagong mga bato. Yan. So, marami pa po akong malalaking bato, pero I look for specimens. Yan po. Like, follow, and subscribe my Facebook and YouTube channel, Stargazer Philippines.